Kumusta mga ka-atletico? Ang UAAP Season 86 Men's Basketball Finals ay nakatakda na sa pagtutuos ng dalawang mga malulupit na koponan sa liga, ang University of the Philippines Fighting Maroons at ang De La Salle University Green Archers. Ang final series nila ay mag-uumpisa na ngayong Miyerkules, November 29, 6 p.m. sa Mall of Asia Arena. Bagamat ito ang unang pagkakataon nilang maghaharap sa championship, mayroong pamilyaridad sa pagitan ng mga manlalaro at coaches ng parehong koponan. Si Kevin Kiambao ng LaSalle, na inaasahang maging most valuable player, ay dating hinawakan ni UP coach Godwin Monteverde noong high school pa lamang ito sa NU. Nagbigay din si Kiambao ng kanyang naiisip patungkol sa finals. Sinabi niyang nakatuon lang daw siya sa kasalukuyan at alam niyang kilalang kilala siya ni coach Gold dahil hinawakan siya noon sa NU. Kasama rin sa pagtutunggalian sina UP captain CJ Cancino at ang emerging guard ng LaSalle na si Mark Nonoy. Ang dalawang ito ay dating magkakampi sa UST Growling Tigers. Ang veteranong backcourt ng parehong koponan na kinabibilangan ni Evan Nelly ng LaSalle at JD Kagulangan ng UP ay mayroong ding dating rivalry noong sila'y nasa high school pa. Ang UP at LaSalle ay magtuto sa final sa unang pagkakataon simula nang lumipat ang LaSalle sa UAAP mula sa NCAA noong 1986. Taon din kung kailan unang nagkampyon ang UP. Bago maging coach ng Maroons, naging mentor si Monteverde ni Kiambao at ng NU Bullpups, na kilala bilang powerhouse sa UAAP Junior Circuit. Si Kiambao ay naglaro kasama ang dating star ng UP na si Carl Tamayo at iba pang dating standout ng NU High School na sina Jerry Abadiano, Terence Fortea, Harold Alarcon, Janjan Felicilda, Raylan Torres at Cyril Gonzalez. Samantala, si Nonoy at Cancino ay nagkasama sa huling finals appearance ng UST noong 2019, kung saan sila'y tinambakan ng Ateneo Blue Eagles na pinangunahan ni Natardi Ravena at Ange Kowame. Sabi ni Nonoy, kahit daw magkalaban sila sa loob ng court, nananatili daw silang magkaibigan pag wala na sa laro. Si Nanelli at Kagulangan, sa kabilang banda, ay muling magtatagisan na nagsimula pa noong sila'y nasa NCAA Juniors Tournament. Noong 2017, nakatakas ang LaSalle Green Hills ni Kagulangan laban sa San Beda ni Nelly sa isang triple overtime na laban sa NCAA Juniors sa score na 110-108. Siya na naman, hindi ba? Biro ni Nelly matapos ang kanilang panalo sa semifinals. Matagal ko na siyang kalaban simula pa noong high school. At nang tanongin ako kanina kung sino ang gusto kong makalaban, si JD ang sinabi ko. Hindi pa kami naglalaro ngayong season, kaya magiging mahigpit ang laban. Ang second game naman ng finals ay gaganapin sa Araneta Coliseum sa December 3, Sunday at 4 p.m. At kung magkakatablahan ng dalawa, maaaring magka-game 3 at ito'y gaganapin naman sa Araneta Coliseum sa December 6, Wednesday at 6 p.m. Samantala, ang Women's Basketball Finals ay kasado na rin. Ang NU Lady Bulldogs at UST Tigresses ay nakaschedule din sa parehong araw at venue kagaya ng sa men's basketball na gaganapin ng alas 12 ng tanghali. Sino sa palagay nyo ang mag-uwi ng unang panalo sa UAAP Finals? I-comment nyo na ang team na pulso nyo mga ka-atletico.